Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Patuloy natin binabantayan ang Tropical Storm Nocten sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,485 kilometers silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin abot ng 65 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman ng 80 kilometers per hour. Ang kilos ito ay pa west-northwest sa bilis na 23 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Samuel Duran, inaasahan itong papasok ng PAR mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Once na pumasok ito ng PAR, tatawagin natin itong Bagyong Nina. Posible itong magla-landfall dito sa Eastern Visayas o kaya naman sa rehiyon ng Bicol at inaasahan naman lalabas ng PAR sa Lunes ng gabi o Martes ng umaga. Samantala, hanging amihan o northeast monsoon patuloy na dominante dito sa Northern Luzon. Magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mga pulupulo mga mahinang pag-ulan dito sa Ilocos Region, pati na rin sa Cordillera at Cagayan Valley. At dahil dito sa kaulapan mula dito sa Tropical Storm Nocten, asahan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito sa Silangang Kabisayaan, pati na rin sa Davao Region at sa Caraga. Asahan naman ang bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng bansa at kasama dyan ang Metro Manila. Huwag po kayong aalis, magbabalik kami matapos ang isang paalala. Be safe sa daan tuwing may ulan. Suriin ang mga ilaw, wiper at brake ng sasakyan bago magmaneho. Maglagay ng toolkit at go bag sa sasakyan. Kapag malakas ang ulan, bagalan ng takbo at iwasang bumuntot sa ibang mga sasakyan. Huwag dumaan sa mataas na baha. Sa oras ng zero visibility, buksan ang fog lights. Makinig ng balita sa radyo para malaman ang lagay ng panahon at trapiko. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. Sa puntong ito, alamin natin kung aayon ang lagay ng panahon sa inyong mga lakad para sa araw na ito. Alamin natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin na natin dito sa Luzon. Para sa Metro Manila, ang temperatura ay nasa pagitan ng 22 to 32 degrees Celsius. Generally, fair weather condition, ngunit maging handa dahil posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o kaya naman ay pagkidlat at pagkulog. Para dito sa Olongapo, pati na rin sa Tagaytay, kasama ang Legazpi, ang agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. I-check naman natin dito sa Visayas. Paghandaan po ang maulan na panahon dito sa Tacloban. Kaakibat ito ang temperatura na nasa pagitan ng 23 hanggang sa 30 degrees Celsius. Habang generally fair weather condition naman para dito sa Iloilo, pati na rin sa Bacolod hanggang dito sa Metro Cebu. Pare-pareho ang temperatura na nandito mula 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Panghuli naman natin dito sa Mindanao, paghandaan po dito ng mga taga-Metro Davao ang maulap na kalangitan na magdadala ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na sa latter part of the day. Samantala, generally, fair weather condition para sa Cagayan de Oro pati na rin sa Zamboanga. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 23 pati na rin ng 32 degrees Celsius. Para sa Panahon TV, ako po si Nisantayas. Mag-ingat kayo at magandang umaga.